Kumpleto dagok naman ang inabot ng isang OFW sa Riyadh. Matapos tumakas sa abusadong amo, nagkasakit siya ng epilepsy. Yan po ang balitang medalist ni Roland Blanco. Bahala nga po, basta ang importante, makita ko lang yung pamilya ko at mapagaling yung sakit ko. O kahit na hindi, wala kang maiuwi, basta ang sarili ko maiuwi. Ito ang pagsusumamo ni Christian Cariño. Hindi siya makauwi dahil isa siyang takas. Sinisingil siya ng kanyang employer ng 14,000 reals o higit 140,000 pesos bago siya tuluyang mapauwi. Pero ang mas mabigat na problema, nagkaroon ng epilepsy si Cariño. Bigla na lang umaatake ang sakit ni Cariño tulad noong dalhin siya sa opisina ng Philippine Overseas Labor Office sa Riyadh ng ilang kaibigan para ilapit ang kanyang kaso. Dahil sa mga biglaang seizure o atake ng epilepsy, di na rin siya makapagtrabaho. Mahirap talaga ang tagas talaga sa ngayong experience ko na ito. Ang inakalang mas malaking kikitain ang nag-udyok kay Christian para takasan ang kanyang employer. Pero ang desisyon na yon ang nagdulot ng mas malaking problema sa kanya. Sa website ng World Health Organization, may 50 milyong tao ang may epilepsy sa buong mundo. Bawal sa mga epileptik ang lubhang ma-stress dahil sa sobrang pag-iisip. Kaya't inilapit na rin ng Balitang Middle East at Patnubay Advocacy Group ang kaso ni Cariño sa Batha Islamic Center. Agad namang gumawa ng sulat ang Islamic Center na naka-address sa Jawasat o Saudi Passport Office na asikasuhin ang pagpapauwi kay Cariño. Ang polo case officer ni Cariño ang mag-aabot ng sulat sa Jawasat. Mamawagan ko sa mga kababayan ko rito na sana matulungan ko sa problema ko sa yung sakit ko dito. Kailangan ko po rin na pambili ng gamot. Nagbabalita sa Middle East, Roland Blanco, Riyadh, Saudi Arabia.